Hi guys, this is Dean. Welcome back to my channel. So as promised even before, i-review natin tong self-steering mug na binili natin sa Shopee for only 89 pesos. Sulit ba to? I-recommend ba natin to or hindi? Tingnan natin kung ano yung magiging result kapag ginamit natin to sa ating bulletproof coffee. So buksan na natin siya guys. Based on description ng Shopee, ito ay made of stainless steel and plastic. So, ito, syempre, kapag gagawa tayo ng bulletproof coffee, kakailanganin natin ng butter. So, tingnan natin kung mahalo niya bang maigi itong butter natin para sa consistency ng ating bulletproof coffee. So, lalagyan natin siya ng about 1 teaspoon na butter. And then, yung coffee na gagamitin natin, guys, is gagamit ako ng Nescafe. So, ito yung hindi 3-in-1. Ito is yung pure lang double filter full flavor. Ayan, 100% puro at natural. So, ito yung kailangan natin pag gagawa tayo ng bulletproof coffee. So, kung napansin nyo sa previous videos ko, gumamit ako ng black coffee talaga. Kapeng Barako. And then, yung previous video ko, check out my previous video kung gusto nyo makita na ginamit ko tong Coffee Frater na to, which is mas nirecommend ko, tsaka mas mura siya compared dito. I think this one is 69. Mamamahal ka lang sa shipping fee, pero since marami namang free shipping sa Shopee, mas makakamura ka doon. Ayan. And then, ito yung hot water natin. Make sure lang natin na hot siya. So, papainitin lang muna natin siya. And then, ilalagay ko na siya dito. Then, itatry natin. I want to put MCT oil din sana, pero let's try muna. Sige, maglagay na rin tayo ng MCT oil, about 1 teaspoon, para makita natin yung consistency niya. Ayan, so pupunuin mo lang tong cup niya, guys. I think, more or less, 1 teaspoon naman na yun. There you go. And lagyan natin ng bagong pulong hot water. Ayan. Hindi lang talaga ako okay kasi nga plastic tong ginamit nila. Anyways, so ito na siya. Hindi ko alam kung paano ko na naman ipapakita. So, ito na siya, guys. Since para hindi rin matapon at mapakita ko ng maayos, ginawa ko na lang siya ng video na nakaganito. So, yan na yun. Nandyan na yung MCT oil natin plus yung butter tsaka yung hot water natin na sobrang kakukulo lang. Tapos, ipipress lang natin. Okay, so medyo tumatalamsik siya ng very, very light. Pero as you can see, ayan, umiikot naman siya ng maayos. So, after ilang stir, ayan na siya, guys. Kung mapapansin nyo, ayan, hindi niya rin masyadong nahalo ng bonggang-bongga talaga. Pero compared sa gagamit ka lang ng kutsara o ng tinidor, ayan, makikita mo na mas okay yung consistency nito. Pero mas okay pa rin yung coffee frother. So, kung iti-check nyo yung previous video ko, mas okay pa rin talaga, mas foamy, using a coffee frother, tapos mas nahalo niya. Pero, syempre, sabi ko nga din dun sa coffee frother, mas the best pa rin kung gagamit tayo ng blender. Pero, coffee frother is next to it. Pero, ito, ayan, nakita nyo naman na bago yung battery, tapos medyo matagal na din natin siyang in-steer using tong click dito. Pero, yung consistency niya is hindi siya ganun kaganda. Pero, try pa rin natin siya. Bigyan natin siya ng chance. So, i-steer ko siya ulit.
Ayan, as you can see, mas onti lang yung foam niya. Tapos, kahit na medyo matagal na rin natin siyang in-steer, ayan, medyo hindi pa rin talaga niya masyadong nahalo. Makikita mo na parang-parang may mga mantika, pwede yan yung MCT oil or yung galing sa butter. So, ayun. Bukod sa plastic tong mismong loob niya, tapos hindi naman gaano nag-function yung pag-steer niya, siguro dahil yung quality lang at yung sa price. Ayun. Based on description ng Shopee, ito ay made of stainless steel and plastic. So, tingnan natin kung may nakasulat about anything dito sa stainless steel at kung anong plastic gawa ito. Okay, so wala siyang nakasulat, and dito sa product description, wala din siyang nakalagay. Ang nakalagay lang is self-steering coffee mug. Ang material niya is stainless steel and plastic. At ang size niya is approximately 8.5 cm diameter and 11.5 cm sa height. So ito, ang gagamitin natin dito is AAA battery, which is not included kapag nag-purchase ka ng ganito. Ang weight nito is 250 grams at ang capacity niya ay 350 ml. So ito siya. Maganda naman kung tutuusin mo yung size, yung itsura, and then ito, stainless steel kasi siya, sabi sa description box. Unfortunately guys, kung bubuksan mo siya, ang loob niya is plastic. And since hindi ko alam kung saan gawa tong plastic na to, so hindi ko sure kung ito ay ire-recommend ko. Pero kung ako, guys, hindi kasi ako gumagamit ng plastic tapos lalagyan ko siya ng mainit. So, aside from plastic yung nasa loob niya, tapos hindi natin kung alam kung ano tong plastic na to. Kasi may mga plastic na pwedeng pang microwave. So, malamang ito yung ginamit. Yun nga lang, wala kasi siyang nakalagay. Specifically, kung yun nga ba yung uri ng plastic na yun. Pwedeng nakalagay dito sa ano, pero hindi natin kasi siya mabasa. Iba kasi yung language na nandito. Pero, I hope, siguro kung yung plastic nito, guys, is yung pwedeng pang microwave. Pwede sa mainit. Okay naman siya kasi mura yung price niya. Pero, kung mag-bulletproof coffee ka dito, hindi siya ganun compared sa coffee frother tsaka compared din sa blender. Mas okay yung consistency nila. Pero, aminin naman natin, ang kutsara o kaya tinidor, yung ihalo mo dito, hindi pa rin siya magiging ka-consistency ng gawa nito. So, para sa akin, ang first is blender. Pangalawa is yung coffee frother, and then pangatlo to. Hindi ko pa kasi na-try talaga yung iba kasi parang inaalog nila ng bongga, tapos ibubuhos na lang dito para wala nang gamitin na kahit ano. So overall, pag makikita mo ngayon yung consistency niya, parang okay na, pero compared dito na tayo, mas mura pa. Okay, so that's all for today. Let me know if you have any questions. And kung mayroon pa po kayong ibang comment, gusto nyong malaman, or gusto nyong i-review sa ating channel, let me know down the description box below. Check out my Instagram as well as my Facebook. At subscribe na rin kayo para makita nyo yung mga whereabouts natin tsaka yung mga iba pang recipe na niluluto natin na walang video. And of course, click on the notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload. Thank you for always supporting me, guys. At sobra lahat ng mga nagsisend sa akin ng messages sa Instagram and sa Facebook. Maraming salamat, lalo na pag sinasabihan nyo ako na nag-work din yung day 1 to day 7 na diet na ginawa ko na pinakauna sa channel na ito. So, guys, sana dumami pa tayo at sana umabot tayo ng 10,000 bago matapos tong taon na to. Thank you so much for watching. I love you guys and you have a great day always. See you next. Bye!